What's up mga kaaga? Ayan at 8:08 na. Palis na rin ako. Dali nagbihis lang ako. So ayan, adya tayo para kahit mabasa tayo is okay lang. At ayun, palis na rin ako. Siguro hindi na ako makapag-vlog sa labas kasi naulan. Baka mabasa yung phone natin. At may ano kasi, may time na pag nabasa yung cellphone natin is parang nawawala yung memory sa SD card. So nawawala yung mga picture, yung videos, kaya sayang. Kaya hindi na siguro tayo makapag-vlog sa labas. At siguro ang sunod na nating clip ay di, sa ano na lang, sa gym. Ayun, mamaya ulit, let's go. Tapos ko lang mag-gym. Kasama ko nga si Nadarin tsaka si Francis. Ayun, pauwi na ako. Hindi ko na lang na-video ang kanina nung kami nag-iwiwalay. Ayun, lakad na lang ako dito sa may sakayan. Hindi na naulan pero sayang naman yung hoodie kaya nakasuot. Sinuot ko na din. Para kahit yung ambon. Ayan.
So ayun, mamaya na lang ulit sa bahay. At sasakay na ako dito. Let's go. Ayun, what's up mga kaagka, nakauwi na tayo. At ayun nga, kapay nga lang ako. Bibis. Mamaya na lang ulit. Let's go. So what's up mga kaagka, dyan, time check natin is 7:40. At yan nga, nag-edit nga tayo ng vlog. Bale, itong vlog na to nung ano pa to, hindi ko sure kung May 30 yun. Basta ito yung sa ano pa, sa Tingloy. Bale, ilang araw ko na itong ine-edit, kaya lang palaging may copyright. So sayang naman yung ine-edit ko kung copyright lang din. Kaya inuulit ko siya ngayon. Bale, pa dalawang ulit ko na to. At ito yung vlog na hindi ko pa napo-post, tapos yung mga sumunod is pending, kasi ayun nga, mas unang araw to at pag-iintayin ko yung ibang araw na kasunod nito, katulad nung 31 at saka 1, yun yung mga hindi ko pa napo-post. Tapos ko na yung 31 at yung kahapon is i-edit ko rin mamaya, at saka itong ngayon, yung June 2 i-edit ko rin mamaya. So titingnan natin kung matatapos natin yung tatlong vlog na i-edit natin ngayon. Pero kasi matagal mag-render tong sa Tingloy, kasi almost 30 minutes yata to kung sakaling matapos ko ngayon. At yun, medyo natatagalan ako dito. So ayan, kakailangan ko muna pahinga. At medyo madilim yung setup natin kasi ayan nga, nilagyan ko ng yan, parang taklob na basta yung sangga sa ano, sa sapatos ko, baka kasi mabasa. Sobrang lakas ng ulan, although wala namang tumutulo dito, pero baka kasi sakaling may tumulo, para safe na din yung ano natin, yung mga sapatos natin. Kung mababasa kasi yan is baka may possibility na kumawang or masira. So ayun, kaya nagano na tayo niyan, naglagay na tayo niyan para in case na may tumulo mamayang gabi, safe siya kahit tulog tayo. So ayun, nag-edit lang ako at kakain muna ulit ako. Mamaya ako na lang ulit kayo babalitaan. Let's go. So ayan mga kaaga, nagbabalik tayo. At ayun nga, natapos ko naman yung vlog natin, kaya lang may copyright yun. Kaya kung mapapanood nyo to ngayon is nakapost na yon. Bale, inuuna ko kasi kung ano yung pagkakasunod-sunod talaga ng vlog natin is yun na yung araw-araw nating vlog. So kapag napanood nyo to is na-upload na yon yung sa Tingloy na yon. So check nyo na lang din kung din nyo pa napapanood. At ayun nga, syempre bago tayong magpaalam is hayaan nyo mag-share ako dahil ilang araw tayong din nakapag-share ng mga natututunan natin. So eto, wala naman tong ano, wala akong, may nakita na ako dating quote tungkol dito pero hindi ko na mahanap. Basta yung Joker quotes yung ano, yung nagsabi nun. So yung topic natin dito is yung hindi natin kailangang i-prove yung sarili natin sa ibang tao. Basta as long as alam natin na ginawa natin yung best natin or ginawa natin yung tama, is okay na yon. Kahit hindi nila malaman yung totoo or kahit i-judge nila tayo dahil sa mga nakikita nila sa atin, is okay lang yon. Hindi natin kailangan magpaliwanag, hindi natin kailangan i-prove yung sarili natin para masatisfy sila. So yun yung isa sa mga natutunan ko ng mga past day. So yun yung mga bagay na isang ano, pwede kong i-share sa inyo kasi magandang mindset yun. Na marami kasing pagkakataon na hindi maniniwala sa atin yung ibang tao. So yun yung dapat maging mindset natin, na hindi talaga natin ma-please yung ibang tao. So hindi natin kailangan i-prove sa kanila na tama yung ginawa natin or yung ginagawa natin. Basta as long as alam natin yung ginagawa natin is tama para sa atin or masaya tayo doon, is hindi na natin kailangang i-prove or patunayan sa kanila na
okay yung ginagawa natin para lang ma-satisfy sila or ma-please sila dun sa ginagawa natin na yun. So, ayun lang mga kagka at maraming salamat sa panonood nyo palagi at ingat. God bless. Bye-bye.